Marahil isa ka rin sa mga nagtataka kung bakit gayon na lamang naging bigla ang desisyon ng pamunuan ng National Task Force on the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard na i-pull out ang nag-iisang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua sa Escuela Shoal. Maraming mga Pilipino at mga security expert ang nagbigay ng kani-kanilang mga opinyon tungkol sa nakakagulat na naging balita nito ng ating gobyerno na lisanin ang isa sa mga pinaka-importanting lugar at atol sa West Philippine Sea kung saan napaka-estratehiko ito sa pagharang at pagdepensa laban sa puwersa ng China para pigilan ang ating mga sasakyan pandagat na magpatrolya at magatid ng mga supplies sa mga kontrolado nating kapuluan at sa mga nagbabantay ng mga sundalo. Kung mapapasakamay na ang pagkontrol ng China, ang dalawang atol na nasasakupan ng Si Cantumasyol, tiyak na mahihirapan na maglakbay ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na maghahatid ng supplies sa West Philippine Sea. Partikular na dito sa mga tauhan ng Philippine Marines na nakabantay sa nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Alam na mga men in uniform na ito sa sandatahan lakas ng Pilipinas na may bibigo ang pagdepensa sa ating mga kontrolado na features sa West Philippine Sea kung hayaan ng Philippine Coast Guard na tanggalin ito ang BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal. Nararapat lamang na may kapalit ito o ibuhos ang lahat ng asset nito sa katubigan kabilang na dito ang mga barko ng BFAR na pasukin ang eskoda bago ito lisanin ng BRP Teresa Magbanua para ipakita sa China na hinding-hindi natin bibitawan ang isa sa pinaka-importanting atol na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto sa isyu sa karagatan ng South China Sea, wala nang ibang opsyon ang gobyerno ng Pilipinas, kundi ibuhos ang lahat ng pwersa nito sa pagdoon sa problema sa Sabina Shoal at isa rin ito sa pagpapakita ng moral ng ating bansa na hindi tayo bumibigay sa ating ipinaglalaban, lalong-lalo na may karapatan tayong legal kaysa sa China dahil nakapaloob ito sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi mawari kung bakit nagiging marupok ang pamunuan ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas, gayong hindi nagkakalayo ang teknolohiya ng Pilipinas sa China pagdating sa mga state-of-the-art na mga sasakyang pandagat. Isa sa mga maiinit na usapin ngayon sa lahat ng mga social media platforms dito sa Pilipinas ay kung totoo ngang mga tuta ng China ang ilan sa matataas na opisyal ng ating gobyerno na nangangasiwa sa West Philippine Sea. Marami ang nagsasabi na nakakatanggap umano ang mga ito ng padulas galing sa gobyerno ng China, kaya hindi nito nagagampanan ang kanilang mga tungkulin para pangalagaan at protektahan ng ating mga teritoryo sa Spratly Islands. Gayong kayang-kaya naman ang ating pwersa na harapin ang China, papanumero ng sundalo at mga gamit militar tulad na lamang ng mga sasakyang pandagat. Maraming mga Pilipino ang nakakalata sa kung anong paraan ginagawa ng mga namumuno sa ating sandatahan lakas para hayaan na lamang ang mga frontliners nito na magutom at kawalan ng suporta galing sa kanilang mga superior sa Armed Forces of the Philippines. Malamang tama ang hinala ng karamihan sa atin dahil hindi na bago ang ginagawa ng China na suhulan ang ibang mamatataas na opisyalis ng militar ng ibang bansa. Dahilan para ibigay nito sa China ang pabor sa anumang bagay na ipinagbabawal sa kanilang nasasakupan. Halimbawa na lamang sa mga bansa tulad ng Malaysia, Myanmar, Russia, Indonesia at marami pang iba kung saan naibigay nito ang lahat ng mahalagang impormasyon sa China kapalit ang malaking halaga. Sa Russia, ilang isyu na ng pagnanakaw at technology transfer ang ikinaso sa ilang mga matataas na opisyal ng Russian Federation Army dahil sa pagbibigay nito ng mga sensitibong impormasyon ng kanilang military doctrine at teknolohiya para sa China para magbigay daan na makopya at makagawa ng kanilang sariling gamit militar tulad na lamang ng mga fighter jets, submarines, mga missiles at marami pang iba. Sa kaso ng Malaysia, halos hindi na rin nagawang magpalakas ng kanilang sandatahang lakas sa loob ng isang dekada at ang pag-iiwanan na ng kanyang mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Hindi na rin ito nagawang protektahan ang kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone sa panghihimasok ng China dahil kinakapos na rin sila ng kanilang mga sasakyang pandagat para magbantay sa isa sa kanilang importanteng bahagi ng Spratly Island. Kaya hindi na bago sa ating mga Pilipino, lalo na sa gobyerno, ang pagiging kurap at marupok sa bansang China dahilan para ipagpalit ang mga tungkulin nito
na para sana sa bayan at sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.